Salamat Lord sa aming tinatamasang kalusugan, sa mga binibigay mo sa aming pagkain, mga pangangailangan, taong kumakalinga, nagmamalasakit sa amin. Salamat sa Panginoon sa kalayaan sa aming bayan to worship you openly, loudly, happily. At salamat Panginoon sapagkat kayo naman ay nangako na tayong magkakatipon-tipon two or more people in your name. You are there in the midst of them. So we believe and we claim, Lord, that you are here with us. Patuloy niyo pong tanggapin ang aming pagsamba, ang aming mga puso na napasasakop sa inyo. At ngayon naman sa sandaling ito, humihingi kami ng karunungan. Mangusap po kayo sa amin. Hinilalatag namin ang aming puso sa inyo, Panginoon, na parang halaman na tanimman niyo na inyong mga salita at nawa ito'y tumubo, mamunga sa aming buhay sa mga gawa ng kabanalan. At Panginoon, nais namin, kayo po ang siyang maging tagapagsalita. We ask you, Father, be our speaker. Lead us unto greater godliness. In Jesus' mighty name, we rebuke all work of evil. And we accept your work, Holy Spirit. Give us enlightenment. Bigyan niyo po kami ng kaliwanagan at nawa ang liwanag na ito maging gabay sa aming buhay. Father, speak to your people. We are your church. We are the sheep of your pasture. We put ourselves under your protection and care and leadership. Lead us. Teach us. In Jesus' name we pray. John chapter 7, verses 1 to 5. After this, Jesus went around in Galilee, purposely staying away from Judea because the Jews were waiting to take his life. But when Jewish feast of tabernacles was near, Jesus' brother said to him, "You ought to live here and go to Judea so that your disciples may see the miracles you do. No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world." For even his own brothers did not believe in him. May the Lord continue to give us the capacity to understand the meaning of these words. So let's take a look at the brotherly advice. So the Lord got advice from his brothers. After the big bread incident, yung po siyang nagpakain ng maraming mga tao, at pagkatapos meron namang mga naghabol sa kanya, at pagkatapos iniwan siya nung ayaw na niya magpakain, sapagkat yun lang naman ang gusto sa kanya, bread. Matapos yun, siya ay nanahimik sa nandali. He stayed in Galilee, and he kept away from Judea because the people there wanted to kill him. He was saying to them that I am the bread who came down from heaven. I am the Son of God, this and that. And so the people wanted to kill him. But then again, the Feast of Tabernacles was fast approaching. Alam niyo po ang Israel, maraming mga pista. Isa dyan yung Feast of Tabernacles, sometimes called the Feast of Shelters or the Feast of Booths. Mga booth, mga shelter. It is a feast to commemorate the 40 years of wilderness wandering of the Jews. Yung 40 taon silang nasa ilang o nasa desierto. So Jesus' brothers advised him to do several things. One of that was to leave Galilee. Sabi, umalis ka dito, and to go to Judea. To do what? To show miracles to his disciples. Sinasabi ng mga kapatid niya, gusto mo palang makilala ka, gusto mo maging tanyag, gusto mo maging public figure, huwag ka dito manahimik, kailangan lumabas ka sa public. No one who wants to be a public figure acts in secret. And his brothers were telling him, miracle doers must be visible. At ang sinabi po sa verse 5, for even his own brothers did not believe in him. Anong gustong mangyari ng mga kapatid niyang lalaki? Na siya ay mapahamak? Pwede yun. Maari siya tinutuya, siya dinedare, o sige nga, kung talagang miracle worker ka, kung talagang ikaw yung kineklaim mo, bakit hindi mo subukang lumabas, hantaran ka magturo, sapagkat meron ba namang miracle worker na secret? Kung nagtataka po kayo kung meron mga brothers si Lord, meron, and these are biological brothers, hindi yung brothers in the faith, na sinasabi ng iba, brethren yan, mga followers yan, hindi, these were really his brothers. Mga younger brothers, so hindi nila alam na divine ang origin ng kuya nila. Because Mary and Joseph were married. At hindi naman imposibleng sila yung magkaroon ng anak at hindi naman masama. Ang nakakapagtaka kung bakit inunturo ng ibang religion that Mary was ever virgin. No, she had children and that was not wrong because she was married. Sa Matthew 13, 55 up to 56, napakalino ng sinasabi niyan, Matthew 13, 55 up to 56. Isn't this the carpenter's son? Referring to Jesus. Nagtataka kasi mga neighbors. Isn't his mother's name Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Aren't all his sisters with us?
Where then did this man get all of these things? So nagtataka ang mga kabarangay nila, sabi, hindi ba yan yung anak ng karpintero? Hindi ba ang nanay niya ng pangalan Maria? At hindi ba ang mga kapatid niyang lalaki eto, si James, si Joseph, si Simon, si Judas? So apat ang lalaking kapatid na binigyan ng pangalan. And aren't his sisters with us? So at least two sisters, kasi plural. So at least Jesus had four brothers and two sisters. It was a big oriental family. It was the typical family of the time. So hindi katakataka may mga kapatid siya. Kung ba't ito ay kinukubli ng isang religion from the people at ginagawa ng kasinungalingan ang tungkol kay Maria that she was ever virgin. Meron ba naman tao may asawa na ever virgin? And nagkaroon siya ng mga anak. It was very honorable because they were married. In fact, inulit ito ang references to his brother sa Matthew 12:46-47. While Jesus was still speaking to the crowd, his mother and brothers stood outside wanting to speak to him. Someone told him, "Your mother and brothers are standing outside wanting to speak to you." Hindi po nilinaw masyado ng scripture kung ano ang pakay nila, subalit marami pong naghihinala, naniniwala, at nakikita naman natin yung mga circumstantial evidences later sa iba't ibang mga verses na ang pakay ng mga kapatid ni Jesus, yan nagtuturo doon sa isang bahay na punong-puno ng tao, nasa labas at ipinatatawag siya kasi gusto nilang awatin sa pagtuturo at iuwi sa bahay nila dahil iniisip nila nasisiraan. Dahil bakit kung ano-anong kiniklaim nito at kung ano-anong pinagsasasabi nito, kaya gusto nila ngayong iuwi. Kaya ang sagot nito ni Lord, "Who are my brothers? Who is my mother?" Sabi niya ganon. And pointing his hand toward his disciples, he said, "These are my mothers and brothers and sisters. Because whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Kasi ibig niyang sabihin, sinasaway siya ng mga kapatid niya, "They are not doing the will of the Father in heaven." Hindi yun ang kapatid niya. Ito ang itinuturo niyang kapatid, yung mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang itinuturo. Kaya naman yung mga kapatid niya, sa binasa natin, hinakantsawan siya, hindi ba, from heaven ka? Hindi ba miracle worker ka? Ano to? Nandito ka? Ba't di ka lumabas? Pumunta ka doon sa piyesta. Doon ka gumawa ng mga pinagagagawa mo. So hindi natin malaman kung kinakantsawa nila o gusto nilang mapahamak o mapahiya. What about the heavenly rebuttal? Tingnan po natin yung sagot or argument ni Lord doon sa brotherly advice. John 7:6-9. "Therefore Jesus told them, 'The right time for me has not yet come. For you, any time is right. The world cannot hate you, but it hates me, because I testify that what it does is evil. You go to the feast, because for me, the right time has not yet come.' Having said this, he stayed in Galilee." So, anong sabi ni Lord sa kanyang mga brothers? "For you," meaning unbelievers, "any time is right." Kahit anong oras na lang, kahit anong panahon, baliwala sa inyo yan. Sige na lang kayo ng sige. Hindi nyo na iniisip yan. And the Lord said, "Well, the world cannot hate you." At makikita po natin yung unsaid, probably because you are the same. Hindi naman kayo kakamuhian, hindi naman kayo papatayin kung pupunta kayo sa pista. Hindi naman kayo hahabulin. Ako hahabulin. Ako gusto nilang patayin. Sabi nga lang, kayo, hindi. There is an unsaid here. Very typical sa oriental communication na pare-pareho naman kayo, kaya hindi naman kayo mapapansin. At sinabi pa ni Lord, "For me, right timing is crucial. Para sa akin, sa ganang akin, yung tamang panahon, mahalaga yun. Hindi ka basta gumagalaw, hindi ka basta gumagawa na kung ano na lang dapat tama sa panahon." And the Lord said, "The world hates me because I tell them that what they do is wrong." Nagkakalit sa akin ang mundo, ipinamumukha ko kasi ang kanilang mga kasalanan. And probably, nagagalit sa kanya ang mundo because he observes good timing, unlike all the others who do not. At halos sabihin na lang ni Lord sa kanila, "If I moved with wrong timing, I would not accomplish my mission." Timing is very important. So ano po nangyari? He stayed behind in Galilee while his brothers left and went ahead to the feast. Lumipat tayo ng eksena, pumunta po tayo dun sa pista. And let us take a look at the people's mixed reactions toward Jesus. John 7:10-13. "However, after his brothers had left for the feast, he went also, not publicly, but in secret.
Now at the feast, the Jews were watching for him and asking, "Where is that man?" Among the crowds, there was widespread whispering about him. Some said, "He is a good man." Others replied, "No, he deceives the people." But no one would say anything publicly about him for fear of the Jews. So tuloy ang kwento, lumipat ang ating eksena dun sa piyesta. May mga tao, usap-usapan. At yun pala, tamang-tama talaga si Lord sa kanyang inisip. Maraming nag-aantay sa kanya. Maraming nag-aabang. Siguro naghihintay na naman ng miracle ng pagkain, o nag-uusyoso, o may nananampalataya, halo-halong reactions. So Jesus went to the feast. This is one thing we can see here. He went, although in secret, he went to the feast. Mahilig siya sa fiesta. Ang mga fiesta ng Israel, hindi siya umaabsent. Kaya magandang ipinagpipiesta ang Panginoong Diyos. Ang masama lang naman na fiesta kumpara sa mga Diyos-Diyosan. Pero kumpara sa tunay na Diyos, sa pag-aalala sa kanyang kabutihan, yan, pati ang Panginoon ay umaattend ng mga fiesta. So Jesus went to the feast, but he went secretly, not publicly. What amazes me about the Lord is kaya niyang mag-mix sa crowd na hindi siya napapansin. In other words, hindi totoo yung mga artistic depiction na umiilaw-ilaw yung ulo niya. Kasi kung umiilaw yun, hindi napansin na siya agad. No? Hindi siya masyadong kakaiba. Halos kamukha siya ng common people that he could easily blend with the crowd. So he went secretly, not publicly. And the people were watching for him. And the people were divided about him. But no one would dare say anything publicly. Dahil masyado siyang controversial figure. Maraming masyadong marugdob ang pagmamahal sa kanya. Maraming marugdob ang pagkamuhi sa kanya. Anything that you say might be heard by any one of these parties, mahirap na. So ang mga tao, bulong-bulungan lang kumag-usap. There was fear and there were strong passions for and against Jesus. Some said he was a good man. The other said, no, manloloko lang yon. Fake siya. Dinadaya niya ang mga tao. Yun naman ang paratang ng iba. Maiksing kwento para sa atin ngayon. Pero mahaba at malalim ang kahulugan. What conclusions can we make out of this short story para po sa ating personal na ikabubuti? Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos hindi lang para maging marunong, kundi para maging banal, kundi para maging tama. Ano ang matututunan natin unang-una? Do not carelessly listen to just any brotherly advice or advisor. Nakita nyo na ito, kapatid na nga ng Panginoon, ang pangit-pangit nang ipinapayo sa kanya. Sabi, magpabisto ka. Ihayag mo ang sarili mo. O hindi ba, miracle worker ka? Ba't ka nagtatago? Lumabas ka. Pinapahamak siya. Gusto siyang mapahiya. Sabi ng Psalm chapter 1, verse 1, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers." Pinagpala ang isang taong hindi sumusunod sa payo ng masasama. Some pieces of advice, some advisors are malicious. Sinasadyang magbigay ng maling payo. Sinasadyang magbigay ng makakasirang payo. Meron naman mga advisor, hindi malicious, pero ignorant. Walang masamang balak, pero kulang sa kaalaman. People who lack the necessary enlightenment. Tanong, sino-sino ang mga advisors niyo sa buhay? Kanino kayo nakikinig? Nakikinig ba kayo sa nanay niyo? Tatay niyo? Asawa? Anak? Kapatid, kaibigan, hindi ko mo kadugo, mabuti ang payong makukuha nyo. Hindi ko mo kaibigan na may malasakit sa inyo, mabuti ang payong makukuha natin. Look out. Bantayan kung sino ang pinapakinggan. Napakarami ng mga tao ang napahamak dahil sa pakikinig sa mga masasamat maling payo. Kahit pa ngayon nagpapayo, may mabuting layunin. Di lalo naman ko yung nagpapayo ay merong masamang layunin. Kaya sinabi na nga ng Psalm 1, verse 1, napakahalagang itanim sa ating isip
ang isang mahalagang ibig sabihin ng blessedness. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Hindi lang naman laging personal na tao ang nagpapayo sa atin. Kumisan, horoscope. Lalo na yan, ipinagbabawal lang Diyos yung mga ganyang hula-hula, pagbasa-basa ng mga ibig sabihin ng mga movement ng mga bituin. Nagsawa na nga ako kasasabit, pero ulitin ko ngayon, instead of reading the movement of the stars, why don't you read the book of the one who made the stars? Doon tayo makakakuha ng guidance. Kumisan ang nagpapayo sa atin, alam nyo kung ano? Hindi nyo napapansin? Advertising! Nananahimik ang nakaupo, lumabas sa TV, mga hotdog. Tayo ka, prito ng hotdog. Di ba? Nakita mo, umiinom ng kung ano, inom ka rin. Pag sinabi ng ganong advertisement, itong bilin, bilihan naman, nagkakagulo. Yan ay tagapayo rin. Marami tayong mga sinusunod na payo. Uso. Yung uso. Yung iba naman makauso lamang. Kahit hindi naman bagay. Kahit naman mali. Kasi uso. Isa rin yung tagapayo, yung uso. Sino ba may sabi ng uso? Sino ba nagsasabi ng uso ng buhok? Sino nagsasabi ng usong damit? Hindi ba konting tao lang yun? Nasasabihin nila, eto ngayon ang aming fashion collection for this year. Ito ang uso. Ang buong mundo na masunuran. Hindi bali kong bagay. Marami po tayong pinapakinggan payo. Ang mga payong hindi halos mapakinabangan, yung payo ng Weather Bureau ng Pilipinas. Lagi na lang may mga pakalat-kalat na ambon at mga kulog-kulog at iblat. Siyempre, napaka-general naman. Lagi na lang magiging tama. Pero hindi mo mapakinabangan. Mali-mali ang forecast. Alam niyo, sa New York City o sa Los Angeles, bago umalis ang mga tao sa umaga, pinapanood yung TV, binubuksan ang radio, anong weather forecast? In fact, the day before, anong weather forecast? Paano ko, ano ba isusuot nila? Ano bang dadalhin nila? Na ipaplano nila? And most of the time, it's very reliable. Pero hindi lahat ng pinakinggan nating payo, reliable. May mga nagpapapayo pa, mga manghuhula. Meron naman mga self-styled counselors. Nasa radyo pa daw, nasa TV, nasa mga dyaryo. Susulat ka sa kanila, tatawag ka. Sari-sari ang ipinapayo sa'yo. San sila kumukuha ng ipinapayo kung alin tama at mali? Kasi liban nilang ibinabasa nila sa Biblia, ang pinagsasabi nila, edi opinion lang. Pagkatapos makikinig ka sa kanilang mga payo, usong-uso yan, mga drama sa TV, mga drama sa radyo, may payo. Pero anong qualification nung nagpapayo? Tingnan mo yung buhay. Karapat dapat ka ba magpayo sa buhay mo pa lamang? Karapat dapat ba magpayo ka kung saan-saan ka kumukuha ng kaalamang lihim? Biruin mo, lihim? Nakakatakot naman yung mga lihim na kaalaman. Kaya papakinggan po natin ang tinig ng Espiritu. Mga kapatid, bago kayo gagawa ng desisyon, maliit mat malaki, ipanalangin nyo. At kung hindi pa clear sa inyong kalooban ang ibinibigay ng Espiritong kasagutan, huwag muna kayong gagawa ng desisyon. Sapagkat ang gusto ni Satanas, magmadali tayo ng magmadali sa paggawa ng mga kung ano-anong gagawin natin para magkamali tayo. Remember, the thief comes only to steal, ano pa? Kill and destroy. That's why the devil likes us to be very quick with decision making so that we will make an error and destroy ourselves. Huwag nagmamadali. Lalo mga kababaihan, may mga nanliligaw sa inyo. Huwag nagmamadali. Dahan-dahan, ipanalangin mabuti. Hindi yung para kagyat-kagyat gumagawa tayo ng mga decisions. Remember, maraming brotherly advice, advice ni Judas. Kaya, mag-ingat. What advice are you now following? Sige nga, mag-challenge tayo. Siguro ngayon sa mga panahon ito, meron kayong ginagawa o may gagawin dahil sumusunod kayo sa payo ng kung sino. Ang tanong, anong advice yun? Baka isip-isipin nyo naman. Ipag-pray nyo mabuti. Kanina tayo sumusunod. Sa ating mga kilos, sa pinipili nating bilhin, isinusuot, sa mga pinipili nating iluto o kainin, sa mga tinitirhan natin, saan papasok ang mga eskwela, anong gagawin, lahat yan may nag-a-advise sa atin eh. Makinig tayo sa tinig ng Diyos. Sa tinig ng Espiritu. Kaya sabi ni Lord sa nag-a-advise sa kanya, yan ang advice mo, pero hindi yan ang tama. What else can we learn from the story?
that those who speak of, that those who live by the truth may expect the world's malice, resistance, and hostility. Nakita po natin, ang Panginoon, nagsasabi ng totoo, nagpapayo ng tama, hindi nagbibigay ng mga maling pag-asa, hindi nagpapaasa sa wala, sinabi niya totoo. Ano nangyari? Nagalit ang mundo. Nagagalit ang mundo sa mga taong totoo. Kailangan plastic ka para sila matuwa sa'yo. Pero hindi mo kailangan yun na sundin. The Lord already gave us an example. At totoo po, pag tayo ay maka-Diyos, meron talagang hindi matutuwa sa atin. John 15, verse 19, mag-forward tayo sa book of John. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Kung kayo po ay kinakainisan na inyong mga kaibigan dahil kayo ay maka-Diyos, kung kayo ay hindi na naiimbita sa mga gathering dahil hindi kayo sumasama sa kanilang idolatrous practices, kung hindi na kayo popular sa dati niyong mga kasama dahil ayaw niyo na ngayon magbisyo, kung tayo ay naninindigan para sa kabanalan, asahan niyo may magagalit sa inyo. Pero huwag na kayong magulat pa. Huwag na kayong magtaka pa. Dahil sinabi na ng Panginoon, kung kayo'y taga-sanlibutan, ay mamahalin kayo ng taga-sanlibutan sapagkat kayo'y sa kanila. Pero dahil kayo'y tinawag ko na, inilabas ko na, sinagip ko na sa sanlibutan, at kayo'y sa akin na, huwag kayong magtakang kinamumuhian kayo ng sanlibutan. At huwag kayong malulungkot. Mga kapatid, ang malungkot kayo kung tuwang-tuwa sa inyo ang sanlibutan. Yan bang napaka-popular nyo? Sasabihin pa naman kaibigan nyo, yan ang gusto kong board again, hindi kay Jay. No? Talagang okay lang, sige nang sige, huwag kayong natutuwa sa ganun. Dapat pinipilit natin huwag tayong makainisan na hindi naman talaga nakakainis, hindi tayo self-righteous, hindi tayo hard sell masyado tungkol sa ating pananampalataya para huwag mainis ang tao. Pero kung sa ating paninindigan sa tama, nakakainisan tayo, nauna na ang Panginoon dyan. Nauna na ang mga apostles. Nauna na yung mga kung sino-sinong mga propeta. We are in good company if the world doesn't like us because we are godly. Ngayon, hindi naman laging if the world doesn't like us, it means we are godly na. May mga Christian naman talaga na nakakainis. So iba na yon, hindi yun ang pinag-uusapan natin. Yung bang sa yung pagiging cautious and careful and godly, nakakainisan ka pa, eh sorry na lang. Alam nga namang mag-run tayo ng popularity contest. Remember, at any given time, we are either making God happy or we are pleasing Satan. Hindi naman mahirap piliin ang mga bagay na yan. People's uprightness, people's corruption, yung kabaligtaran, may be shown by what or who they oppose and who opposes them. Sino ba ang sumasalungat sa inyo? Kung ang sumasalungat sa inyo ay mga taga-sanlibutan ng utak, you are probably doing well. Pero kung sumasalungat sa atin ay mga maka-Diyos, ibig sabihin, meron tayong mga kamalian. At dapat din po natin nire-review, sino ba sinasalungat natin? Sino ba ang kinukontra natin? Yung gawa ni Satanas o yung gawa ng Diyos? Magtataka ka, maraming mga Christians, ang alam na alam salungatin, i-criticize, eh yung gawa ng kapwa Kristiyano. Tapos tahimik naman sila sa gawa ng mga demonyo, sa gawa ng mga kulto. Hindi sila kumikibo, pero agad-agad kinikritisize paggawain ng kapwa Kristiyano. Yan ang mga tao siguro na dapat ay ano, binabaril sa luneta. Mga taong yung gawain ng kapwa Kristiyano ang lagi na lang kinikritisize, pero tahimik na tahimik tungkol sa mga gawain ng demonyo, sa mga gawain ng mga masasamang espiritu. Mga kalaban ng gawain ng Diyos. At huwag tayong magtaka, sabi naman, marami daw mga huwad na sasama sa mga tupa ng Diyos. Hindi ko mo nakikisister, sister, brother, brother. Hindi ko mo may title na pastor o pastora o elder. E tunay na nga, silipin nyo nga katabi nyo. Totoo kaya yan? Diba? Sabi, there will be wolves that will dress like sheep to try to destroy the church from within. Meron talagang mga pakawala ang masasamang espiritu. Ilalagay nila in the midst of believers to destroy the church.
Kaya tayo dapat nag-iingat. Nag-iingat tayo. Huwag agad-agad nagtitiwala. Komo ito eh, church officer. Komo ito eh, merong ministry sa church. Alam niyo po, lalo yung mga bago sa church, ang dalas-dalas yung magtiwala. Sigurado kayo agad ang nauutangan. Yung mga bago sa church, alam niyo kasi merong mga taong old-timer sa church na talagang matanglawin, naghahanap yan ng mauutangan. No? Nang mauuto, nang magagancho. May ganon. Tapos bagong-bago ka, mapagtiwala. Brother, brother, sister, sisters, eto na ngayon yung nangangailangan sa'yo, luluha-luha ng konti. Kaya mag-iingat kayo. Kahit naman may title sa church, yung mga asawa ng pastor, pastor, o kung sino pa man, huwag kayong nagpapadaya sa mga titles. Sapagkat siyempre, yung mga mandaraya, may props yan. Mahalaga mag-ingat. Sabi sa Bible, be innocent as doves, but be wise as serpents. Kailangan wise. Kailangan hindi agad-agad nagtitiwala. Itetest muna ang lahat ng bagay. So, ano pa po ang matututunan natin sa storyang ito? Correct timing, actually this is a centerpiece. Correct timing is very important. Correct timing can be as important as the act itself. Kailangan tama ang timing ng pinaggagawa natin. Gusto nyo magpayo sa isang tao, i-timing nyo rin. Gusto nyo ituwid ang isang tao, timing din yan. Meron tayong kailangan, may gustong hingin, timing. Lahat may timing. Ecclesiastes 3, verse 1. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. Mahalaga, marunong po tayo ng timing. Sabi ni Lord sa kanyang mga brothers, my time has not yet come. In fact, nung si Mary sinasabi sa kanya, wala na silang alak. Sabi niya, dear woman, my time has not yet come. Bakit ganun? Yung mga kamag-anak niya, lagi siyang pinapagawa ng mga bagay na wala pa sa timing. Ipinapakita lang dyan that sometimes wrong advice can come from those who are closest to us. Kaya kailangan nagbabantay tayo. And always do what is right. Another lesson we can learn, no matter what is done, there will be agreement and opposition from different people. Kahit ano pong gawin nyo, may matutuwa sa inyo at may hindi matutuwa. Kahit ano pa ang inyong gawing stand sa buhay, merong sasangayon at may sasalunga. Dahil doon, tumindig na lang tayo para sa totoo, para sa katotohanan. Kasi kahit naman anong gawin nating stand, may matutuwa at may hindi. Mabuti na na ang natutuwa yung Diyos. Kesa si Satanas ang matuwa. Kasi ibang matuwa si Satanas. Pag natutuwa siya sa inyo, lalo niya kayo sisirain. Hindi naman kasi siya friendly. Habang sinusunod mo siya, lalo kanyang wawasakin. Habang pinagbibigyan mo siya, lalo kanyang sisirain. Kaya huwag natin siya pinapatuwa. Torture the devil. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yan. And you know how you can torture the devil? One of that is to pray. Have you tortured the devil today? Pray. Nato-torture siya pag nagpe-pray tayo kasi we connect with the Father, we connect with our God, nabe-bless tayo, nagkakaroon tayo ng guidance, nato-torture siya. So torture the devil. Pray. It is one of the ways. No matter what is done, people will like you and dislike you. So don't be men pleasers because you cannot please everybody. Maging totoo tayo sa ating sarili, maging totoo tayo sa ating Diyos. Those that will like us, edi salamat. Yung hindi makakatuwa sa atin, sorry na lang, we both lose. Pero hindi nyo pwedeng tanggalin ang inyong sariling pagkatao, ang inyong sariling pagkakristyano, para lang matuwa ang mga tao sa inyo. Kasi meron pa rin magagalit. Maging totoo tayo lagi sa Diyos. What else can we learn from this story? There is a price. There is suffering for every deed, good or bad. Biro niyo si Lord, nag-miracle. Pagkatapos sinabi niya, hindi naman ako dito para maging panadero, para lang yung magbigay sa inyo ng ganyang tinapay na gusto niyo. May ibang mas maganda akong tinapay na ibibigay sa inyo, yung katotohanan mula sa heaven. May mga nagalit, pero may mga natuwa rin. So, just do what is good anyway. Gawin niyo pong policy yan sa buhay mga kapatid. Just do what is good anyway. Doing good is an end by itself. Kahit na natuwa ang mga tao or not. 1 Peter 3:17.
Napakalinaw po ng sinasabi, it is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. Magsasuffer ka na rin lang, suffer na for doing good than for doing evil. So do not be a man pleaser, but be a God pleaser. Let's bow before the Lord. Tayo po'y manalangin. Ano bang mga desisyon ang pinagagawa ninyo lately? Ano mga desisyon ba ang gagawin natin sa lalong madaling panahon? Sino ba ang mga pinapakinggan natin? Sa ilang saglit po ng katahimikan ay nais po kayong hamunin siya sa atin kung sino o sino-sino ang mga pinapakinggan natin. Kaninong payo kayo nakinig? Reviewin ang payong ito, maliit mat malaki. Right now, ask the Holy Spirit to give you very personal applications of this message. Lalong-lalo na to give us discernment kung sino ang dapat pakinggan at how much of what they say must we really obey at kung sino ang hindi dapat pakinggan. In silence, let the Holy Spirit minister to you. And another question that we should ask is, tama ba ang mga timing natin sa buhay? Meron kayo ngayong gustong gawin, tama ba ang timing? Baka hindi. Kahit tama yung gawa, pag mali ang timing, mali pa rin ang bunga. Be alone with God. The Holy Spirit is here. The Holy Spirit likes to guide us so that we will not make errors, so that the devil will not be able to destroy us.